Hello mga ka-electrical, no? So ito yung setup ko na MPPT 60 ampere at saka pure sine wave na 1000 watts, no? Pure sine wave yan. So pinagbukod ko na yung para sa battery tsaka sa inverter, no? Kasi nagkakaroon ng effect siya. So ito yung setup ko, pwede sa washing, no? Pwede sa rep kung tama yung pagkalagay nyo ng solar panel. Pero sa ngayon, isa lang ang kinabit kong solar panel saka isang battery, no? So, itong setup na to, so, recommend ko rito ay para sa rep lang. Pwede, no? So, rep lang talagang papagalain mo. Huwag ka na magsasama ng iba dahil maaaring malobat kagad yung battery. Pero kung mga basic lang, TV, electric pan, sabay, pwede maghapon, walang problema. Then, ilaw sa gabi, siyempre battery na lang aasahan mo. Pero kayang-kaya niyang i-full charge to maghapon sa 550 watts mo. Okay? So, sa ngayon, pakita ko lang ang demo sa inyo, no? Na kaya siyang paanda rin ng isang washing machine, no? Pero siyempre magsa-surge yan dahil patay sindi yan, mayroong surge ng kuryente yan, makikita mo kung gaano kataas siya humugot ng kuryente. Then papakita natin dito sa MPPT kung gaano kalakas yung hugot ng kuryente niya, no? So sa ngayon itong battery ko lang naka-load ko sa akin, no? Yan, tsaka yung electric pan ko, may clip pan lang yan, no? So humuhugot siya ng yan, medyo malabo, and 120 watts, no? Lagyan natin ilaw yan. 120 watts. So, sa battery, kumukuha sa battery, o umuhugot yung battery ng ganyang kalakas, pati sa clip pan. So, clip pan ko lang naman is 20 watts yan, no? Ayan. So, okay. So, sa ampere, ayan, 8 ampere. No, times mo lang doon sa voltage na yan. So, yun yung kalalabas ng watts na almost 120 watts, no? Then, sa centigrade, so itong MPPT natin ay tumatakbo yung pan ito, no? Tumatakbo yung pan. If mag-ano siya ng 44 centigrade, tumatakbo yan para mapalamig niya yung sarili niya. Then, yan, napakasimple lang naman ginawa natin, parang pangmasa lang rin yan, no? Kinombination ko lang yan pati sa inverter. Sineperate ko lang yung sa high voltage tsaka dito sa mga low voltage. So, pag sinabing low voltage, DC yun, 12 volts. Pag high voltage, so 220 na yun, no? So, testingin ngayon natin yung 220 na washing machine, no? Ito, wait ako sa inyo. So, itong setup natin na to, ito yung pinaka budget friendly sa lahat, no? Kasi kung magpapainstall ka talaga ng solar system, so napakalaki. Hindi, baga sa ano eh, ano yan, tawag dyan, pakyawan, no? 100,000, 200,000, 300,000, yung mga ganong halaga, no? So sa atin, siyempre di natin kaya yun, mga pobre lang tayo, no? So, tingi-tingi lang yung binibili natin, kaya gaya nito, no? Bumili lang ako ng isang solar panel, may nabili na ako sa FB niyan, so tingi lang, no? Isang piraso. Dahil gusto ko rin ma-experience yung libreng kuryente. So, itong battery ko, isang piraso. Lead acid lang to, di ko kaya yung lipopor, no? So, yan. So, ito. Testingin natin yung washing, no? Kung kakayanin, no? Pero, ito. Tingnan natin kung mangyayari, no? Ayan. So, yan yung washing. Yan yung wire niyan. Then, patakuin natin. Ayan. So, umiikot. Okay. So, makikita nyo dito sa LVD natin, tumataas, bumababa. No? Bakit tumataas, bumababa? So, pag bumaba, ibig sabihin humuhugot ng napakaraming kuryente yung washing para paikutin niya yung sarili niya. O, huhugot ng malakas na kuryente itong pure sine wave natin para ibigay doon sa washing natin. Then, pagkabigay, ang nangyayari naman, bubugahan naman siya ng kuryente ng is MPPT natin. Kaya taas baba yan kapag ganyan. So mas maganda refrigerator lang, isang surge lang, no? Pwede baga isang surge lang, kasi pagkabukas mo nun, yun yung surge, then continuous na yung under nun. Di kagaya ng washing ay patay sindi, kaya not recommended to sa washing. Maaaring magloko yung inverter, mag fault, no? Dahil tumataas ngayon voltage, pag umabot yan ng 16, isa shutdown yung sarili niya yan. So yan, tingnan natin dito sa MPPT natin, no? Yung MPPT natin, pagmasdan natin yung wattage kung ano yung nangyayari, no? Ayan, 41 centigrade na siya, init. Then, ang ampere niya is 19.
taas baba yan, siyempre nagsesearch nga yung washing natin. Ayan, kita nyo, diba? So, nag 272, then babagsak uli, then tataas uli. Ayan. So, okay, no? Ayan, mga ka-electrical. Sinare ko lang sa inyo yung bago kong setup na pure off-grid solar setup yan. So, walang kuryenteng halo yan, no? So, solar panel lang yan at saka battery. Saka yung aparato natin. Okay? So, kung gusto nyo yan, check nyo yung FB page ko, Ray Electrical. Then, message kayo doon, no? So, para magkaroon kayo ng idea. Then, yan. So, thank you din sa pagtitiwala, no? Sa iba, ng mga nagkuha sa akin. So, thank you. Ayan, may share ko ngayon. So, God bless.